What's up guys, Doshi Vinci here for today's vlog. Bibigyan ko lang kayo ng aking final verdict and review with this Kimco Exciting 400 VS. So yes guys, bibigyan ko lang kayo ng aking final verdict and review regarding with this Kimco Exciting 400 VS. To give you guys some context, pinahiram sa akin to ng Kimco Philippines para gawan ng vlog, gawan ng review, gamitin, etc. etc. Kaya huge thanks and shout out to Kimco Philippines para sa pagpahiram na itong Kimco Exciting 400 VS. Ganun pa man guys, I've been using this bike. Almost 2 weeks na rin siya sa akin. Iba't iba na rin ang na-experience ko within that 2 weeks. Kasi nagamit ko na siya for cornering, for city riding, short ride and long ride. And I guess enough na yung mga yon. Mabigyan ko kayo ng aking final verdict regarding with this motorcycle. By the way, yung testing method ko guys is real life testing. Kumbaga, tinesting ko talaga siya sa mga iba't ibang klase ng kalsada. Tinesting ko siya sa cornering, tinesting ko yung suspension, etc. etc. Kaya lahat ng sasabihin ko dito sa vlog na to is yung aking personal experience and personal opinion regarding with this Kimco Exciting 400 VS. So simulan natin tong bike na to sa mga masasabi kong positive points na itong Kimco Exciting 400 VS. Since this is a maxi scooter, sa experience ko sa kanya, very comfortable siya, especially sa kanyang riding posture. Tapos yung headroom na pwede kong igalaw while riding the motorcycle is mas marami akong nagagawa kumbaga. Sobrang comfortable especially during long ride. Yan talaga ang mga advantages ng mga maxi scooter in my opinion when it comes to comfort. Ito yung sinasabi ko na may headroom pa ako pag nakasakay sa motorcycle. Una dyan yung aking foot position. As you can see, mas malaki pa yung ma-adjust ko sa bike. Minsan nakaganyan ako, minsan nakaganito naman, and minsan nasa taas, na-stretch ko pa siya. Kaya nung nag-long ride ako using this motorcycle, napaka-comfortable niya. For reference, size 11 ang aking paa. Kaya makikita nyo, meron pang space. Malaki pa yung headroom na pwede kong ma-adjust. Sa kanyang handlebar naman, hindi ako masyado nakasubsob. Ayan, napaka-comfortable ng kanyang position. Kaya yung experience ko sa motor na to is napakaganda talaga. Especially during long ride and short ride. Dagdag ko na rin pala sa comfort niya guys, etong part na to sa upuan. Kasi may mga times na kapag umuupo ako, na-stretch ko pa lalo yung likod ko. At the same time, hindi lang to basta nilagay ni Kimco for... let's say, upuan ng back ride or what. Dinesign ni Kimco to para dagdag comfort sa likod. Kasi may mga times na kapag umuusog ako sa motorcycle or inaatras ko yung katawan ko para mas stretch yung aking katawan, sumusuporta tong part na to sa likod ko. Kaya, ayun, hindi siya ganun kasakit. Next naman is yung kanyang 400cc engine. And when it comes to power, when it comes to torque, hands down ako sa power ng bike. Ang laking advantage when it comes to uphill, overtaking. Kung kailangan mo ng power, may bibigay siya sa'yo. Yan yung mga advantage talaga ng mga high displacement motorcycle. Yung power delivery ng bike. Hindi siya ganun kataas yung top speed niya. Pero in my opinion, enough na yung power niya na ma-reach yung certain speed. Like for example, yung 100 kph, parang saglit niya lang kinukuha. Tumatap speed naman siya compare sa ibang motorcycle, pero still hindi ganun kataas. Pero ang bibilin mo kasi sa motorcycle na to, hindi lang yung kanyang power, syempre yung kanyang comfort din. Kaya yung headroom ng kanyang power delivery is for me enough na para sa 400cc. Pagdating naman sa kanyang handling, eto na yata isa sa pinaka sharpest handling na motorcycle na nagamit ko. When I say sharpest, ito yung mga bikes na parang konting lean mo lang, konting countersteer mo lang, naglilin na agad yung motorcycle. Napaka-stable niya sa cornering. Once na nag-commit ka sa isang corner, talagang kukunin niya ng maayos. At the same time, kahit tight yung corner na tinatackle ko, nakukuha niya ng tama. Nakukuha, ang ganda ng racing line ko, ang ganda ng linyahan ko. Masasabi kong comparable yung kanyang handling sa mga sporty scooters katulad ng Yamaha Aerox. Next naman yung kanyang overall specs and quality ng motorcycle na to. Umpisa natin sa kanyang specifications and mga technology tulad ng yun nga, 400cc, single overhead cam, 4 valves, and so on and so forth. Dual disc front brake caliper with radial mounted. Tapos full LED system from headlight
turn signal, even the tail lights, adjustable windshield, dual shocks, almost good quality na tires. Mamaya sasabihin ko kung bakit siya almost good. At the same time, yung kanyang overall quality ng fairings na hindi mukhang cheap kung tutuusin. Even the black parts. Good size na side mirror, yung stitches ng upuan, yung kapit ng upuan, maganda. Ayan, keyless din pala siya. Kaya yung kanyang overall specs and overall quality, masasabi kong on par sa mga mamahaling maxi scooter. As far as I know, Kymco Exciting is isa sa best selling sa Europe na motorcycle. Talagang ni-level up na ni Kymco yung market ng maxi scooters. Dagdag ko na rin pala guys yung kanyang LCD screen. Ayan, hindi pa siya full TFT display, pero sobrang clear niya naman yung basahin, especially kapag sa gabi. So yan yung mga masasabi kong positive points netong Kymco Exciting 400 VS. Ngayon naman, sasabihin ko sa inyo yung mga dapat ma-improve ng Kymco with this motorcycle. And lahat ng sasabihin ko dito guys is my own personal opinion and experience. Sasabihin ko sa inyo to kasi baka possible nyo rin ma-experience yung na-experience ko with this Kymco Exciting 400 VS. So, unahin natin yung kanyang suspension. Kung napanood nyo na yung vlogs ko na kung saan ginamit ko to sa Bicol ride, may sinabi ako doon na kung bibili man ako ng ganitong klaseng motorcycle, ang una kong i-upgrade is yung kanyang overall suspension. Don't get me wrong, maganda yung suspension niya pagdating sa mga asfaltong kalsada. Pero pagdating sa mga part na sementado, ramdam na ramdam ko yung tagtag ng kanyang suspension. I'm not sure kung factor ba yung pagkaka-adjust netong suspension na to sa likod, pero as far as I know, preload lang naman yung pwedeng ma-adjust dito sa rear suspension. Sa front naman, I guess kailangan mo siyang iparepack, or for me specifically, ipaparepack ko siya kung sakali, kasi may mga times na kapag kumukurbada ako na lumalaban yung handlebar with this motorcycle every time na dumadaan ako sa mga matatagtag na kalsada, or specifically mga sementado kapag nagko-corner ako. Ganun din sa likod, kahit na minimal lang yung aking takbo, is talagang ramdam na ramdam ko yung tagtag ng kalsada, to the point na sumakit yung likod ko nung dumadaan ako sa Tagkawayan. Tagkawayan kasi is isa sa pinakamatagtag na kalsada. Although, ang nagiging benchmark ko kasi when it comes to suspension is yung aking Supra GTR 150, na kung saan smooth lang yung play ng suspension nun every time na dumadaan ako sa Tagkawayan. One time, inangkas ko rin si Casey dito sa motorcycle na to, and kahit siya, nasabi niya rin na matagtag yung play ng suspension with this Kymco Exciting 400 VS. Kung sakali man na bibili ako ng ganitong klaseng motorcycle, una kong i-upgrade is yung kanyang suspension. Next naman is yung kanyang braking power. Yung rear, maganda yung feedback na binibigay sa akin. Dito sa front, I think may improve pa yung braking netong motorcycle. Malakas yung brakes niya, don't get me wrong. Sadyang may mga times lang din kasi talaga na hindi ko ma-feel yung kagat ng front brake every time na nag-a-apply ako ng brakes. Yung feedback na hinahanap ko na kagat ng caliper sa disc rotor is hindi ko maramdaman. Mas naiintindihan niyo yung sinasabi ko kapag nakapag-try na kayo ng mga motorcycle na konting pisil nyo lang sa levers is nag-i-stop na siya, or nararamdaman nyo nag-i-stop na. But with this bike, every time na nag-a-apply ako ng front brake, ang nangyayari, kailangan ko pang pisilin ng mabuti yung front brake netong bike na to. Kaya when it comes to feedback, I think kailangan pa siyang ma-improve. But like I've said, malakas yung kanyang front brake, don't get me wrong. Hindi lang talaga ako sanay sa mga motorcycle na hindi ko ma-feel yung feedback na binibigay sa akin every time na nag-a-apply ako ng brakes. Sunod naman yung kanyang tires. Like I've said kanina, almost perfect yung tires na to. Kasi makapit siya pagdating sa mga asfalto, sa mga tuyong kalsada. Pero kapag dating sa basang kalsada, nakakaramdam na ako ng dulas sa kanya. One time nung pauwi ako ng Cavite from Bicol, inulan ako ng malakas. Pag napapadaan ako sa mga white paints, talagang ramdam na ramdam ko yung dulas ng motorcycle. Naibiyahe ko rin to sa Marilake ng umuulan or basa yung kalsada. May kapit naman, pero mararamdaman mo yung bike na dumudulas siya.
Kaya kung gagamitin mo to for rainy rides, doble ingat kasi medyo may kadulasan yung kanyang stock tires. And last but not the least, I guess etong fuel lid cap or etong sa may tangke niya, yung cover ng tangke. May mga times na every time na nagpapagas ako, it's either ayaw bumukas, takip na to, or kusang bumubukas. Halos suntukin ko na yung fuel lid na to para lang magsara. Pero yun nga, madalas talaga siyang umaangat. I don't know kung lahat ba ng exciting is na-experience to. Baka kasi specific lang sa bike na to yung na-experience ko na yan. Kaya I guess kung meron man kayong exciting 400 or exciting 400 VS, comment down below guys kung same ba tayo na na-experience. Baka kasi hindi lang ako na-experience nito, baka yung iba din users. So yan yung aking final verdict and review with this Kymco Exciting 400 VS. Overall, nag-enjoy naman ako riding this bike, especially during cornering, during long rides, and during city ride, ganyan. Speaking of city ride, madali lang din naman siyang gamitin when it comes to city riding. Nakasisingit-singit ko naman siya. Pero syempre, may advantage yung mga small bikes. Ganun pa man, kung naghahanap kayo ng 400cc scooters, good for long ride, expressway capable, very comfortable, I highly recommended this Kymco Exciting 400 VS. Konti lang yung na-upgrade niya sa Exciting 400i. Still, nandun pa rin yung essence ng maxi scoot na comfortable, powerful, sharp handling. Yun nga lang, when it comes to suspension, kung natakatagtagan kayo, I guess kailangan talaga siyang i-upgrade. But, in my opinion, aminin man natin o hindi, may mga lugar na hindi ganun kaganda yung kalsada. Parang may times talaga na matagtag yung suspension ng isang motorcycle. Hindi lang sa Kymco Exciting 400 VS, sa iba pang motorcycle. Pero kung lahat ng kalsada dito sa Pilipinas is asfaltado, or dadaan nyo tong bike na to sa asfaltado, napakaganda ng feedback na binibigay sa akin pagdating sa cornering, handling, suspension, and comfort. Yan ang masasabi ko sa Kymco Exciting 400 VS. Again, I highly recommend this bike kung naghanap kayo ng expressway capable na maxi scoot within the range ng 399,000 below. Range na yan, parang si Kymco Exciting lang ang maxi scooter sa ganyang price range. Meron mas mababa, X-Max, kaso hindi pa siya expressway capable. Huge thanks and shout out to Kymco Philippines para sa pagbigay opportunity na magamit itong Exciting 400 VS. Nag-enjoy ako sobra. Nag-long ride ko siya. Sayang nga lang hindi natin siya na norte. Pero okay lang kasi nakapag-Bicol naman ako using this motorcycle. Shout out din pala Adriatico Philippines para sa aking version 3 na DSV riding jersey. Ayan, available yan sa official store ng Adriatico. So, yun. Yan ang masasabi ko sa Kymco Exciting 400 VS. I hope nagkaroon kayo ng idea regarding with this motorcycle. And like I've said, lahat ng sinabi ko dito sa vlog na to is my personal experience. Kung against man kayo sa sinabi ko, wala na akong magagawa dyan. Basta, I'll try to be very honest talaga when it comes to reviewing a motorcycle. Kung may napapansin ako, may mga na-experience ako, sinasabi ko sa inyo, real life experience ko tutusin. Yun. So, ayun. Ito ko na natapusin ang vlog. Maraming salamat sa pag-note, sa pag-like, sa pag-share, maraming salamat sa pag-comment. You all know drill. Ride safe. Peace out.